Hello mga Curbs, ang dami-dami nagtatanong sa atin, paano ba maging caregiver dyan sa Canada? Ano ba ang mga requirements? Ano ba ang dapat kong gawin? Ganito lang ako, ganyan. So, ito yung mga common questions mga ka-Curbs. Second year college lang ako, third year, fourth year, hindi ako nag-graduate. Pwede ba akong mag-caregiver sa Canada? Meron din iba na college graduate ako. Commerce graduate, computer secretarial, computer science, graduate, mga ganun. Teacher na ako, nurse na ako, pharmacist na ako, accountant na ako. Pwede ba akong maging caregiver sa Canada? No, at least, yan yung gagawin kong stepping stone. Para kung maging PR na ako, madadala ko yung family ko at dun kami maninirahan sa Canada. May iba din na andun na sa Hong Kong, andun sa Singapore, andun sa Germany, Norway, Denmark, Switzerland, may mga nurses, mga professional na nandun sa ibang bansa. Pero gusto nilang pumunta at manirahan dito sa Canada at nagtatanong paano ba maging caregiver dito sa Canada. Pwede ba daw sila? Ang kasagutan po ay pwedeng-pwede. Opo. Pwedeng-pwede kayo maging caregiver dito sa Canada. Pero, yung problema lang, kasi hindi lang po iisa yung requirements para makapunta tayo dito sa Canada. So, ibibigay ko sa inyo yung parang three major requirements para maging qualified kayo na maging caregiver dito sa Canada. Ito yung three major requirements na kailangan natin i-secure para at least ma-start nyo or magiging masasabi nyo sa sarili nyo na talagang eligible ako or qualified ako na maging caregiver ako sa Canada. At sure, pag mag-apply ako ng visa as a caregiver sa Canada, magkakaroon ako ng positive result or ma-approve talaga yung visa ko. So, ito mga ka-Curbs. Unang-una is ECHA. Pangalawa is IELTS or CELPIP exam. Isang language exam po yan. Yung pangatlo po ay experience. So, yun yung tatlo. So, kung pag-uusapan natin yung ECHA, bibigyan ko lang po kayo ng parang overview kung ano yan, kung ano yung mga requirements na sinasabi ko. So, ECHA, ito, bibigyan ko kayo ng sample. Ito yung ECHA report ko. Ito yung nakuha ko 2018, nung nag-apply ako ng PR, permanent resident dito sa Canada. So, sa BCIT ako, pumunta lang ako sa website nila. So, nag-type ako ng ICs or ECHA requirement. Kahit ano, tapos magli-lead naman yan kung saan ka, kung anong form yung kailangan mo at mga instructions na ibibigay nila. So, yung ICs yung nag-process at binayaran ko para gawin yung ECHA report ko. So, eto. So, in one month, nakuha ko na to. Itong ECHA report ko. Isang pirasong papel lang naman po. Tapos may parang, ano, dito. Anong tawag nito? Stamp? No. Ipapadala nila yan. Actually, dalawang copies yung pinadala nila sa akin. So, ang validity nito is 5 years. No? 2018, so hanggang 2023 lang ito. Ito, pwede ko magamit. So, yun mga ka-Curbs. Ako po ay college graduate ako dun sa Pilipinas. So, commerce graduate ako. 4-year course. Pero ang binigay nila sa akin na equivalent is, ano lang, 3 years. 3 years bachelor degree. So, yun lang yung binigay nila sa akin. So, ganun mga ka-Curbs. So, para sa iba na nalilito pa rin kung ano yung ECHA. So, yung ECHA, mga ka-Curbs, parang may institution dito sa Canada na magtitingin sa papers nyo or credential nyo galing sa school nung college kayo sa Pilipinas. Hindi yung mga certificates na nakukuha nyo dahil nag-aral kayo ng caregiving, hindi po yon. Yung talagang nagkumuha kayo ng kurso sa kolehiyo, sa university, or sa college na school, no? So, ilang units yung nakuha nyo, yung TOR nyo, yun yung ipapa-assess nyo. So, dito, may mga agency na dinesignate yung government para sila yung mag-assess. Sila yung kukontakin nyo through internet, no? Sa website nila. So, may lima ata na agency na pwede nyo kontakin. So, ito yung designated organizations, no? Mga institution dito. So, ito yung nakakita ninyo, nababasa ninyo, naririnig nyo, mga ECAS, ICES, WES, ayan, sila yung pwede nyong
kontakin. So, i-open nyo lang yung website nila. Dun, makakahanap kayo or makakabasa kayo ng instruction paano gawin yung ECHA. So, yan mga ka-curves. So, gagawa lang tayo ng video kung paano gagawin yung ECHA. So, sa ngayon, parang idea lang kung ano yung ECHA. Parang, explain ko lang ng konti sa inyo. Tapos yun, ito yung makukuha natin pagkatapos. Ito, ECHA report. No? So, yun mga ka-curves. Ito yung ECHA report sa first major requirement natin. So, sa lahat ng mga college level, third year, fourth year, undergrad, no? Undergrad, lalong-lalo naman no, doon sa mga nag-graduate ng college sa atin, for sure, pasado na kayo sa ECHA. No, ang gagawin nyo lang is gawin yung process para makakuha ng ECHA report. So, one major requirement down na kayo. Okay na yon, sure na yon. Yung ano lang is action para makuha yung report. Yun na lang yung kailangan gawin. So, dito na tayo sa pangalawa mga curves. So, language exam. So, language exam, either pipili kayo ng IELTS or CELPIP exam. Sa IELTS, magpaparegister lang kayo. Ganun pa rin. Kaibiganin nyo na si Google. So, i-Google lang ninyo IELTS exam. Kunyari, kung andyan kayo sa Pilipinas, IELTS Philippines. So, may dalawang organizations na humahawak sa IELTS exam. So, yung IDP at saka British Council. So, either sa dalawa, kukuha kayo ng IELTS. So, punta lang kayo sa website nila, i-press nyo, tapos basahin nyo yung mga instructions, locations. So, ano ba yung mga listahan ng mga locations nila, address, or contact number. Tapos tawagan nyo, yun, kausapin nyo paano kayo makakuha ng IELTS para immigration purpose, para mag-apply ng caregiver dito sa Canada. At sila na yung, alam na nila yun. So, isa-set na nila yung schedule mo kung kailan ka pwede mag-exam. So, gagawa din tayo ng video tungkol dyan. So, yun mga curves. Ito namang language exam, parang hindi naman ito ginagawa ng government or Canadian government para pahirapan tayo or para malaman nila kung gaano tayo katalino, gaano tayo ka-fluent sa English. Hindi. Kasi maraming ano dito na tamang-tama lang, hindi naman fluent pero at least, nakapagsalita sila, nakakaintindi sila ng English. Ganun lang, hindi kailangan na sobrang talino mo ng English para makapasa dito. So, huwag kayong kabahan. Practice-practice lang minsan, pagbabasa ng English, panunood ng movie ng English, mga songs na English, ganun, familiar lang. Familiar nyo lang yung English language. English, ano ba tawag nun? Vocabulary. Ganun, mga ka-curves. Para hindi kabahan sa panahon ng exam. So, madali lang yung pag-set ng exam or pag-register. So, punta ulit sa website nila. So, first Google, internet or CELPIP. May CELPIP na din ata sa Pilipinas, sa Manila, no? Nakita ko. At saka sa Hong Kong meron din. Pero yun lang, mas mahal yung CELPIP kaysa IELTS. So, IELTS na lang tayo. So, wala nang problema kung IELTS or CELPIP yung kukunin. So, meron din ako, wait, ipapakita ko sa inyo yung IELTS or CELPIP result ko. Wait. So, yan mga herbs. Ito yung CELPIP result ko. Takpan ko lang yung personal information ko. So, yan. CELPIP official score report. Yan sa CELPIP. Ito din yung pinasa ko nung nag-apply ako ng permanent residency dito sa Canada. So, ito lang yung ito lang din yung score ko. Hindi ako masyadong magaling sa English. Sobrang maliit lang yung score ko. Mababa lang. Mababa. Pero tamang-tama lang para makapasa. Hindi na kailangan maging sobrang fluent sa English. So, yun mga ka-curves, no? So, yun lang. I-search lang natin yung IELTS sa website kung saan tayo pwede kumuha. Kung andyan tayo sa Pilipinas, pwede nyo i-type sa Google yung IELTS Philippines. Kung sa Manila kayo, IELTS Manila or CELPIP Manila. Kung sa Cebu kayo or sa Cagayan, pwede Cebu as IELTS Cebu or IELTS Cagayan. Mga ganun at lalabas yung mga website ng IDP or British Council na mag-guide sa inyo kung paano mag-exam. No? So, yun lang. Yung kailangan nyo kunin is address at saka cellphone number at tawagan nyo. Tawagan nyo. Tawagan nyo lahat na sa ano, yung masesearch nyo na location na kung saan pwede mag-exam. Pinakamalapit sa inyo, so yun yung ano, yun yung puntahan nyo. So sa Hong Kong, ganun din, IELTS Hong Kong.
So, lalabas din doon yung IDP website at saka British Council na website. So, doon na, from there, makakuha na kayo ng information sa location, sa date ng mga exam. So, yun lang. Ganun lang kadali mga curves. So, pupunta na tayo sa third requirement. Major requirement. At ang pangatlong major requirements natin mga ka-curves is yung experience. So, ang hinihingi ng Canadian government is 1 year work experience. Hindi naman sinabi doon na related experience kung ano yung babantayan mo dito sa Canada. Wala namang nabanggit doon. So, pero sa part ko, doon ako nahirapan kasi kailangan ko pumuntang Hong Kong para makakuha ako ng experience. No? Kasi narinig ko noon na pag galing ka sa Hong Kong, mas madali kang makapunta sa Canada. Kaya yun yung ginawa ko. At sa awan ng Diyos, hindi naman siguro ako nagkamali. Pero talagang struggle, challenging yung work experience. Kasi yung kailangan ng government is 1 year work experience lang. So, nagtrabaho ako. After 1 year, naghanap ako ng employer dito sa Canada. So, pumunta ako sa isang agency. Nag-apply ako, ganito-ganyan. Tapos marami na akong nag-i-interview sa akin. Marami, hindi ako nakukuha. Siguro, yung iniisip ko kasi 1 year work experience lang ako. Yung mga kakompetensya ko na nag-a-apply is like 2 years, 3 years, 4 years, 5 years na sila nag-aalaga ng bata. Kaya sila yung nakukuha. So, talagang challenging. So, hindi madali. Sobrang ganun mga ka-curves. Hindi lang kasi yung immigration officer yung kailangan mo ma-impress. No? Ang ganda na ng work experience ko. So, sa Canadian immigration, hindi naka-state doon na kailangan nani ka din, ganun. Hindi masyadong istrikto. Doon ka magkakaroon ng challenge or struggle sa pagpipili o paghahanap ng amo. Kasi yung mga amo, talagang syempre, kunyari yung mga anak nila, babies, 1 year old, hindi sila kukuha ng kahit manager. Manager, okay, maganda yung maganda yung work experience, manager, overqualified, no? Pero wala namang experience sa pagbabantay ng bata. Siyempre, pipiliin nila yung may experience sa pagbabantay ng bata. So, yun ang unang challenge na kakaharapin natin sa paghahanap ng amo. So, pag-apply ng caregiver dito sa Canada. So, parang pagandahan din ng experience. So, isang input para sa inyo. Mas maraming nag-hire ng child caregiver papunta dito sa Canada kumpara sa nag-hire ng caregiver para sa mga matatanda at para sa mga may sakit, no? So, kasi yung sinabi ko kanina, dalawang uri yung caregiver dito. May child caregiver at saka yung sa isa na mga matatanda at saka para sa mga tao na may sakit. So, mas marami nag-hire ng nanny, or child caregiver dito sa Canada. So, yun yung importante. At may pahabol pa ako mga ka-curbs. Pang-apat na requirements, pero hindi siya major requirements. Pero pwede na rin na i-consider na major requirements. So, pang-apat is pera. Pera mga ka-curbs. Bakit? Lahat ng mga sinasabi ko na requirements ay kailangan gumastos ng pera. No? Sa pagpapa-evaluate lang ng credential natin or pagkuha ng ECA report, gagastos na tayo ng pera. Siguro, kahit ilaan natin mga 15,000 pesos para dyan. No? Maximum. At para sa IELTS, no? Ang IELTS, magkakano yung IELTS? 11,000 pesos. So, kailangan natin na mag-budget ng more than 11,000 para sa IELTS. At lastly, yung experience. Siyempre, pag mag-a-apply ka ng trabaho para makakuha ka ng experience, gagastos ka rin. Pero, sa experience naman, kasi dapat yung experience mo is full-time na full-time experience. So, ibig sabihin, may sahod ka din. So, yung sahod mo, may ipon mo yan. Pero, kukulangin yan pag pupunta tayo sa mga agency. Grabe yung mga agencies ngayon. Noon sa kapanahonan ko, gumastos ako ng more or less 300,000 pesos. Way back 2016, mga ka-curves. So, paano na lang ngayon? Na may mga selfie pa, tsaka mga IELTS, mga ganon. So, yun mga ka-curves. So, sana may natutunan kayo at may naibibigay ako na mga ideas para sa mga kababayan natin na gustong mag-start, magsimula, gustong manirahan dito sa Canada. Ang pagiging caregiver
isang pathway para makapunta kayo dito sa Canada, maging permanent resident at kalaunan ay maging citizen at makuha din yung mga kamag-anak nyo, anak nyo, asawa nyo, pwede manirahan na kayo dito. No, para sa pamilya, para sa mga anak. So, sana po nakatulong ako at try ko po na gumawa pa ng videos para sa EKA at saka IELTS next time. So, maraming salamat mga ka-curbs. Ingat po tayo lahat. At be strong lang palagi. Bye-bye!